Pamamaraan ng paggamit ng module. Ano ang module? Ito ay isang kagamitan sa pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili at naglalahad ng mga tiyak na takdang gawain sa isang kaparaanang sistematiko. Ano ang layunin nito? Magsilbing tagapaghatid ng kaalaman at tagapaglinang ng mga kasanayan sa isang mag-aaral. Naglalayong ang estudyante ay mag-aral sa kanyang sarili. Ang module ay libre at maaaring kunin ng magulang sa paaralan sa itinakdang araw at oras. Bahagi ng module. Alamin. Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa module. Subukin. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng module. Balikan. Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin. Sa section ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin. Binubuo ito ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Isa-isip. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang mga patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natututuhan mo mula sa aralin. Isagawa. Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas na pagkatuto sa paggamit ng natutuhang competency. Karagdagang gawain. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa pagwawastok. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa module. Mga pamamaraan na dapat gawin sa paggamit ng module. Magtakda ng isang angkop na lugar ng pag-aaral bago magsimula ang sesyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lugar ay malinis, maaliwalas, ligtas at walang ingay. Bago magsimula ang sesyon, dapat magsimula muna sa isang panalangin, ehersisyo at iba pang gawain makatutulong para maging aktibo sa pag-aaral. Magkaroon ng schedule
o oras na parang katulad sa loob ng paaralan. Magsagawa ng mga sesyon ng pag-aaral na may sapat na pahinga upang maging maayos at makabuluhan ang pagtatuto. Bago ang pag-aaral. Basahin ang module ng mabuti para maintindihan ang mga layunin ng mga aralin. Suriin ang mga layunin upang mas mahusay na gabayan ang nag-aaral habang siya ay nagsasagawa ng mga aktibidad. Tandaan na hindi ka nag-iisa at maaari kang makipag-usap sa guro at humingi ng tulong sa pamamagitan ng text at FB Messenger. Habang isinasagawa ang pag-aaral, gamitin ang module ng may pag-iingat. Maaaring isulat ang sagot sa module. Huwag kalimutang sagutin ang subukin bago lumipat sa iba pang gawaing nakapaloob sa module. Basahin mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Gawin ito ng may buong katapatan. Kumonsulta sa guro kapag may hindi naunawaan sa module sa pamamagitan ng text o FB Messenger. Maraming salamat!